Ma'am, she thankful ka rin daw kay Mr. Robin dahil naging mas okay ang relationship nyo ni Mariel dahil sa kanya. 200%. Oo. Kami ni Robin, hindi kami ganun ka-close. Kahit na hindi kami mag-usap, nararamdaman ko na napakalaki, more than my relatives, more than my family, siya yung biggest part ng good, best influence kay Mariel para sabihin kung ano dapat siya sa akin. That's true. Oo. Because for a time, syempre normal, di ba, yung mom at saka yung anak, hindi kayo lagi nagkakaintindihan. Medyo nagkakaroon kayo ng konting misunderstandings. So pag meron kaming misunderstandings ni mom, hindi kami talaga nag-uusap. And then, si Robin, and it was a long time na hindi kami nag-usap. It was Robin who said, alam mo, you're already so blessed. You're already, parang perfect na yung life mo eh. Nasa yun na ano, alam mo kung anong kulang, ayusin mo yung mama mo. Lagi niya yun, it was really Robin. Kasi si Robin, yun ang, ano niya, yun, alam mo naman kung gano'n yung makamama, di ba? Yes. So siguro nakikita niya na yun yung kulang sa life ko. And he was right. Nung naging okay kami ni mom, mas naging perfect yung life. Oo. So that's why, ano, love na love ni mom si Robin. Love na love ko talaga. Sasabihin pa niya, na, kasi pag nandun si Robin, which kasi he's very busy, di ba? Pag nandun siya, siyang nagbubukas ng gate nila, ay walang nakakapagbukas ng gate nila, ma eh. Siya mismo nagbubukas, hinahatid niya ako palagi, para lang sabihin sa akin na, ma'am, alam niyo po, simula po nang magkasama na po kayo ulit ni Mariel, ang dami pong magandang nangyari sa kanya. Sana po, wag na po kayo maghiwalay. Oh, na nakangiti lang ako sa kanya, pero hindi niya alam, pabalik na ako sa kotse ko, humahagulgul na ako. Oo. So, Mami April, ano ang kaligayahang na ibibigay sa'yo tuwing kasama mo si Mariel at ang apo mo? Nako, hindi ko po, wala po, there are no words na pwede pong sabihin yun, na kami na lang po ni God siguro ang pwede magkaintindihan sa kaligayahan ko na yun. Sobra, sobra po. Hindi ko na po na iisip na yung ibang lungkot ko po sa kahit na kanino man po. Basta nakikita ko lang po si Mariel, lalo na po si Isabella. Mamamatay ho ako pag nawalay ako kay Isabella. Minsan ho sinabi ni Mariel na baka ganito, baka ganyan. Naku po, nag-MMK po ako. Nagsulat ako sa Instagram ko, you are my sunshine, my only sunshine, na baka siya ialis sa akin si Isabella. Sabi ko, ano na kaya ang gagawin ko pag hinilayo sa akin si Isabella? Kasi siya na lang talagang kaligayahan ko talaga. In fairness, no, ang mga lola talaga ang sobrang laban mga apo. Kasi sinasabi kasi nila, Ma'am, si April na apo ginansa na ito eh. Yung anak mo ang... We were talking about that eh. Sabi kasi nila, mas more daw yung love ng magulang, ng kunwari siya, sa apo. Sabi ko, totoo ba yun? Sabi nila, totoo daw talaga. Totoo. Iba daw talaga yung sa apo. Totoo. Kasi ang lulot-lula mo, sa'yo. Sa amin, exactly. Siya, kay Isabella, exactly. Kaya, parang naniniwala ako. Totoo. Mga totoo. Totoo yun. Yes. Saka yung wala ka pang apo, gusto mo na ba magka-apo? Hindi pa. Thank you so much, Mom Shi April. Thank you for your time. Thank you so much, April. Thank you so much, Mom Shi. For more Magandang Buhay videos, just click the I button and don't forget to subscribe.